Bawal ang wangwang at bawal ang blinker kapag hindi otorisado. Utos yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal at kuwanin ng gobyerno bago bumiyahe pa Amerika. Naghigpit din pagdating sa mga protocol plate. Pero ang ilan sa sasakyang 7 at 8 ang plaka bistadong dumaraan sa EDSA busway. Nagbabalik ang saksing si Ivan Mayrina. Ang SUV nito ay isa sa mga nahuli kaninang umaga na dumaraan sa EDSA busway kahit hindi otorisado. Nakuha naman ang lisensya ng driver pero habang tinitiketan. Saan po patan? Ano ito, makas? Bigla na lang umalis ang SUV na may plakang 7. Kung lehitimo sa senador na kapangalan ng sasakyan. Tinakbuhan rin ng SUV na ito ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa bahagi ng carousel sa may EDSA tramo. 8 ang plaka ng SUV, ibig sabihin, pangkongresista. Hindi kasama ang mga senador at kongresista sa mga pwede dumaan sa EDSA busway, maliban na lang kung Senate President at House Speaker. Bilahakbang para masawata ang mga abusadong kawani ng gobyerno sa kalsada, pinababawasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga opisyal na pwede isyuhan ng protocol license plates. Valid lang daw ang mga ito habang opisyal sila at maaari lang gamitin sa mga sasakyang nakarehistro sa kanilang pangalan o di kayo nakatalaga sa kanila. Bawat otorisadong opisyal pwede bigyan na hanggang 2 plaka maliban sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice na maaaring bigyan na hanggang 3. Tinanggal naman ang mga protocol plates sa 12, 16 at 17 na para noon sa mga Cabinet Undersecretary, RTC at MTC Judge. Bukod sa hindi otorisadong paggamit ng special protocol plates, madalas din gamitin ng mga pasaway sa kalsada para makapanlabang ang blinker at wangwang. 1973 pa ang batas na nagbabawal niyan at ilang pangulo na rin ang nag-utos na mahigpit na ipatupad yan. Sa Administrative Order 18 ni Pangulong Bongbong Marcos, bawal gumamit ng wangwang, blinker o kahalintulad na gadget ang lahat ng opisyal at kawani ng gobyerno. Ang pwede lang, yung mga sasakyan ng AFP, NBI, PNP para sa official use, gayon din ang official vehicles gaya ng ambulansya at fire truck. This is to show seriousness. This is to show na ang gobyerno po ay susunod at tayo po ay dapat magandang model sa ating mga mamamayan. Wala po tayong sisinuhin sa pag-i-implement po at pag-i-enforce po ng PD 96 regardless kung ano po yung estado po nila sa buhay. Kahit pa magpakilalang kamag-anak umano ng opisyal ng gobyerno, hindi raw sasantuhin. Pamangkin umano ni Interior Secretary Benhur Abalos ang pakilala ng may-ari ng van na ito na nahuli dahil sa bumibiyahe ng Colorum sa Quezon City. Ang driver ng van, huli rin dahil bukod sa Colorum ang minamaneho, peke pang kanyang lisensya ayon sa MMDA. Upon further apprehension, ito po ay naparan natin at nahuli po natin na talaga pong nagsasakay and confirm na meron po mga pasahero na nagbabayad patungo Laguna. And furthermore, nalaman po natin na yung van po ay expired po ang registration na tumatakbo sa ating kalsada. At pangalawa, yung driver po nagpresenta ng lisensya. However, upon further confirmation, ang lisensya po ay peke. Hindi masabi ng aking na malayong pamangkin nga. Pero ako, wala akong pakialam. Wala akong pakialam maski kapag-anak ko pang malayo o malapit o kaibigan ko pa ako sino man. Kasi kung gagawin natin, walang mangyayari sa bansa natin kung puro ganun na lang. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga suspect na kapwa sasampakan ng reklamang falsification of public documents with conspiracy, estafa, resistance and disobedience to persons in authority at light threat. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.